ka. Nawawala yung kahadyero ng amo ko. Hindi namin alam. Kahapon lang namin nakita na wala na pala dun sa cabinet na lalagyan kasi natatabunan yun ng damit. Ngayon ako yung pinagbibintangan. May pupuntang pulis dito mag-iimbestiga. Kasi kaming tatlo lang ang tao rito sa bahay. Kaming tatlo lang nakakaalam kung nasan yun. Saka yung dating katulong. Ngayon, kung may mangyaring masama sa akin, pag di na ako nakaka-online, at ibibigay ko tong cellphone ko para makita nila na wala akong kinokontak, na walang pumupunta rito. Hindi ako nagpapapunta dito ng kahit sino. Kontakin mo si Ate May na Tolentino. Siya ang nakakaalam kung saan ako pupuntahan. Ano? Pero kaya ko yung sarili ko. Kaya ko ipagtanggol sarili ko. Wala akong kasalanan. Hindi ako natatakot. Hindi naman siguro ako makukulong kasi wala naman din naman silang patunayan na ako ang kumuha nun. Palagi kami magkasama ng amo ko. Sabi niya, nawala daw yun nung nasa Dubai sila. September pa sila nagpunta ng Dubai. November, inayos ko yung damita niya, nandun pa yung kahadiero. Kaya maghanda kayo, sabihin mo kay ina nga. Sige na, huwag kang tatawag at andito. Darating na yung pulis ngayon. Andito yung amo ko. Tinatanong niya kahapon kung nung nasa Dubai siya, may pinapunta raw ba ako dito? Sabi ko, never ako nagpapunta ng kahit sino dito. Hindi rin ako lumalabas, sabi ko. Sabi niya, nawala daw yun nung nasa Dubai sila. Sabi ko, paano nawala nung nasa Dubai ka? Nagpunta ka ng Dubai nung October pa yun. Kailan lang natin inayos yung cabinet mo, nandun yung box. Sabi ko, nakaharap ka. Kasi nakaupo siya. Inaayos ko yung mga damit, nandun pa yung box. November lang, yung first week ng November. Kasi nung galing siya ng Dubai, October 27 yata yun or 28, tapos bumalik siya ng 29 or 30. Tapos nakita niya nga na magulo yung damitan. Ano daw ginawa ko nung tatlong araw na wala siya, hindi ko malang daw naayos yung damitan. Kaya yun, umupo siya. Inayos namin, nandun pa yung box. Tapos nung nanood kami nung laro nung alaga ko, kinuha niya pa yung relo niya na mamahalin, sinuot niya yun kasi sabi niya, sa coronation ay sa mag-aabot nga ng trophy, may darating na guest of honor yung kamag-anak daw ng sultan. Kaya magdadamit siya ng maganda, mag-aala siya. Binuksan mo yun, sabi ko. Sabi niya, hindi niya raw binuksan. Nag-ano, kung ano-ano yung sinasabi niya. Ginagawa niya talaga ako ng kwento para maidiin ako.